ang pera niyong naipon? Gusto niya bang lumaki pa? Pwede po kayong mag-invest sa stock market. Clueless po ba kayo tungkol dito? Kung gayon, makinig po kayo sa aming expert para guided kayo sa inyong mga investment. Paano pa ba mapapalago ang iyong ipong pera? Payo ng mga eksperto, i-invest mo. Pero saan? Paano? At magkano? Hiningi namin ang payo ng isang kilalang financial advisor na si Francisco Colaico tungkol dito. Yan, stock market. Yan ang the greatest democratizer. Ang problema, hindi alam ng mga. Isa sa mga nirerekomendang investment ay ang stock market. Kaya ang ginagamit na pera sa stock market ay yung perang hindi mo kailangan. Yan yung perang pwede mong iparada ng 5 taon. Babakas ka na lang. At yung pag na yan, bilyon ang pera niya. So kung sila'y naka-invest sa 20 stocks, yung 10,000 mo, sama rin doon sa 20 stocks, hindi lang sa isa. Ang kakampi natin, time, hindi timing. Alam mo ba yung 33 pesos a day mo? Kung kikita ng 20% yan, walang tigil. In 40 years, alam mo kung magkano pera mo? 97 million. May 3 uri ng mutual fund na pwedeng pasukan. Depende kung gaano ka kaagresibo mag-invest. May stock fund na inilalaga kang iyong pera sa stocks ng iba't ibang kumpanya. Balanced fund kung saan hinahati ang investment sa stocks at mga bonds o pautang. At meron ding bond fund na puro sa government at corporate bonds ilalagay ang iyong pera. Ayon kay Colaico, mas mainam na patagalin ang investment nang hindi bababa sa 5 taon. Matatalo ba? Malamang hindi. Kung regular ka mag-invest. Same amount, kung kaya mo buwan-buwan, o every other month, o every year, kahit na anong gamitin mong batayan, basta't regular.